natin ang mga pamahiin at senyales na ikaw ay magkakapera. Una na lamang, alamin natin na bakit ba ang tahanan natin ay pinapasok na kaswertihan. Ito ay dahil sa mga senyales na makikita mo at malalaman para malaman mo na ang buhay mo ay magkakaroon ng maraming blessing. Isa-isahin natin ang mga senyales na yan. Alam mo bang ang pagkakaroon ng pera ay maituturing na isang bagay na darating sa iyong buhay kung ikaw ay marunong ding tumingin sa mga senyales na ibibigay sa iyo. Kapag alam mo kung paano mo malalaman ang bagay na to, panigurado at natitiyak kong ikaw ay maliligayahan kapag nalaman mo at napagtanto mo na ang bagay palang nakita mo o namataan mo ay senyales para ikaw ay magkapera. Unang senyales na maaaring magpahiwatig na ikaw ay magkakapera ay kapag meron kang isang alakansya at ang alakansya na yan ay biglaan na lamang napuno ng maraming pera. Kapag ito'y napuno ng maraming pera, ibig sabihin niyan, ikaw ay magkakapera. Pangalawa, kung meron ka namang pitaka at ang pitaka na yan ay palagi mong daladala at ang pitaka na yan ay naglalaman ng maraming senyales katulad na lamang ng mga balat ng ahas. Alam mo bang ang balat ng ahas ay sinasabing suwerte lalo na sa ibang bansa? Naniniwala sila na kapag ikaw ay naglagay ng balat ng ahas sa iyong pitaka, ang buhay mo ay sasagana. Ang buhay mo ay siswertihin. Pinaniniwalaan din na ang pagre-regalo ng money plant ay maswerte para sa mga nagtatapos o nagsisimula ng negosyo. Ang money plant kasi ay pinaniniwalaang isang halaman na nagpapasok ng maraming success sa buhay. Kaya't kapag niregaluhan ka nito, ibig sabihin magtatagumpay ka sa karerang napili mo. At ang business naman na yung tinatayo ay paniguradong magbo-boom at magpapasok ng maraming pera sa iyong tahanan. Isa pang mga bansa na naniniwala na ang swerte ay papasok sa iyong buhay kapag ikaw ay nakapanaginip ng pera. Alam mo bang kapag napanaginipan mo ang pera, ito'y hudyat o senyales na mayroong paparating nakaperahan sa iyong buhay. At ang pera na yan ay maaari mong maging senyales na ang pera ay gamitin sa tama para ikaw ay lalong magtagumpay. Kapag naman ikaw ay nakikita ng gagamba o kaya naman ay tipaklong, lalo na kung berde, swerte po yan. Pinaniniwalaan kasi sa isang bansa na ang swerte ay maaaring pumasok kung ang tipaklong na yan ay papasok din sa iyong tahanan. Lalo na kung ito ay nagpapaikot-ikot, magdadala ng kaperahan. Isa pang napakaswerte ay ang mga itim na langgam. Marami bang itim na langgam sa iyong tahanan? Alam mo bang kapag maraming itim na langgam, ibig sabihin nito, nakakamoy sila ng pera. Kaya ang tahanan mo ay paniguradong papasukin ng maraming pera. At kapag naman ang mga langgam na yan ay hindi umalis sa iyong tahanan, gumawa pa ng kanilang bahay, paniguradong lalo kang siswertihin at lalo kang magkakapera. Kaya hayaan mo lang kung ang mga langgam ay nasa loob ng bahay. Kapag naman pinasok ang iyong tahanan ng palaka, o kaya naman ay pagong, o kaya naman ay pinasok ito ng insekto, maswerte po yan. Kapag naman ikaw ay may pitaka, at ang pitaka mo ay merong gagamba na dumapo, ibig sabihin siswertihin ang iyong pitaka. Kung ikaw ay may pamilya at nang nanais kang magtagumpay ang pamilya na yan,
Kinakailangan mong alamin ang mga swerte na papasok sa iyong tahanan. Alam mo ba ang sa pamamagitan ng mga swerte na yan, maaaring pumasok ang maraming biyaya katulad na lamang ng nagliliparang mga ibon. Kapag ang nagliliparang ibon na yan ay dumapo sa tahanan, swerte po rin ang dating ng pera sa iyong buhay. Kapag naman ikaw ay nakapatapak ng tae, ibig sabihin, may darating sa iyong walang iba kundi kaperahan. At kung maraming itlog at di sinasadya na nakapagbukas ka ng itlog at meron itong dalawang dilaw sa loob nito, abay, senyales po yan na siswertihin ka rin sa iyong buhay. May pumasok bang puting paru-paro sa iyong tahanan? Alam mo bang ang puting paru-paro ay nagbibigay din ng senyales na ikaw ay siswertihin sa buhay at magkakaroon ng maraming kaperahan. Kahit nga ano pang kulay ng butterfly ay siswertihin kapag ito ay pumasok sa iyong tahanan. Kahit mapabrown o ano paman, ang butterfly ay senyales na ikaw ay magkakapera at magkakaroon ng maraming biyaya. Kung ikaw naman ay naglilipat ng bahay, siguraduhin maglipat ng full moon. Kapag kasi full moon mo ginawa ang paglilipat, ibig sabihin siswertihin ka sa buhay. Napakaswerte kasing lumipat sa isang tahanan na maayos at maliwalas. At maswerte rin ang tahanan na nilipatan mo na maraming mga masiswerteng halaman. Kaya't ang mga halaman na yan ay dapat na sa loob ng tahanan. Siguraduhin mo rin na kung nais mo na ang pagsasama niyong mag-asawa ay maging maganda at maging maayos, panatilihin mo na ang loob ng tahanan mo ay maaliwalas. Para sa ganun, ang pagsasama niyo ay maging maganda at maging panghabang buhay. Kapag kasi palagi kang busy, buringot, o kaya naman ay palaging mainit ang ulo, ito'y sinyalis ng paghihiwalay. Kaya naman huwag mong hayaan ang bagay na yan ang mangyari o maganap sa iyong buhay. Ang nais naman natin ay ang sinyalis kung saan tayo ay magkakaroon ng maraming pera. Kaya huwag na huwag mong hahayaan na ang mga bag o pitaka ay ipinapatong mo sa sahig. Mas mainam ang bag o pitaka mo ay ingatan para ang kaperahan ay magpatuloy ang daloy sa iyong buhay. Habang ito'y dumadaloy, ito rin ay nagbibigay at nagpapasok ng maraming blessing sa loob ng bahay. Huwag mong hahayaan na ang pitaka o bag ay ipinapatong mo lamang sa sahig, dahil magdudulot to ng kamalasan o pagkaubos ng pera. Huwag mo ring hahayaan na kapag ikaw ay kumakain, ipinapatong mo ang pera sa lamesa. Bawal pong magpatong ng pera sa lamesa. Kaya tandaan ang lahat ng yan kung nais mong swertihin.